Boomy Sports versus Lilgat, yung ating series ngayon. And syempre, kami ang inyong mga magiging shoutcaster for this series. Ako po, Sir Mike, together with... KJ! Hello! Good afternoon sa inyo lahat. Huwag niyo kalimutan i-share yung ating live stream at saka sa mga gustong humabol sa pagbibet dyan, guys. PNXBet, gamitin ang aming code LuponWXC at kung mayroon kayong questions, mag-DM lang po kayo sa Kuya Nix page. Pero ang bagong lahat, syempre, share mo nyo muna yung ating live stream, mga sir. Abangan nyo na pala mamaya yung Civil War natin. 7 PM. Drafting night. So ayan, pretty excited to know kung saan mapupunta yung ating mga ayan, tropa pizza. Pero ayan, let's look at the draft muna. Ayan, Mike. Boom Esports, well, top 4 para sa akin na lagi pinipick ng Boom Esports na support is Phoenix, Lion, Abaddon, tsaka Nyx Assassin. Ayun yung mostly nakita ko sa kanila nung nasa DPC sila. And last match na itong dalawang team natin, 2-0 sila ng Boom Esports, itong Lilgan. So tignan natin kung Lilgan kahit paano makakabawi ba sila dito sa BTS natin, dito sa tournament na to, o Boom Esports matatalo lang sila ulit dito. I mean yung Lilgan. Pero yun na nga, so far yung run ng Lilgan on this tournament is not quite good since yesterday 1-1 sila SMG and then 0-2 sila ng Smart Omega and last series is na 0-2 din sila ng Trust. So tingnan natin kung Lilgan is kaya nila malalo up against Boom Esports, but again, Boom Esports is one of the best contenders or participants dito sa tournament na to. So, tingnan natin, Nyx Assassin Apparition for Boom Esports. For the side of Lilgan naman, they do have this Lion and Centaur. So, yung mga heroes na to, medyo pinahinaan, Centaur and Apparition, but I still think na peakable pa rin yung mga heroes na to. Malakas pa rin kasi sila magpanalo ng lane, lalo na yung isang Asian Apparition. Ito yung support na para siyang Spectre na kahit hindi siya, kahit malayo siya sa mapa, may magagawa siya basta maibitaw niya yung kanyang Ice Blast, which is ito nga, speaking of Ice Blast, may sure na kukonek yun once na makahanap dito ng pwede patayin yung isang Nyx Assassin. So Boom Esports dito, pwede pa sila kumuha ng possible na mid na mga likot yung kaya humabol agad sa isang Nyx Assassin like Storm or Buck, mga roaming mid heroes talaga natin na magkikreate ng space para dito sa carry ng Boom. For the side of Lilgan naman, I think position 4 na itong Lion, so post 5 yung kunin nila. Possible yan, dahil nakikita naman natin na yung dalawang supports ng Boom Esports. And third pick ng Boom Esports, probably a carry, I suppose, kasi nakita na nila yung Centaur at saka Lion eh. So basically, alam na nila kung sino yung magiging kalay nila and maybe they could counter out Centaur sa laning and Lion. So ano nga ba, Mike, sa tingin mo ang mga possible na heroes na maganda kasama si Apparition at the same time pwedeng manalo sa lane up against Centaur and Lion? Sayang ba yung raking? Maganda sana yung raking dito, pero I think pwede silang mag-Ursa and Stark. Yung dalawang heroes na yun ay naman lagi yung common na counter sa mga makukunat na heroes sa offlane. Unlike Centaur. Tsaka maganda rin kasi si Stark, pwede niyang ma-dispel yung mga stun na pwede bato rito ng Lion and Centaur. How about... Pwede pa mag-connect. Kunyari, na cold feet ka dito na Asian Operation. Once na matamaan ka ng pounds, matik ka agad yung cold feet eh. How about Juggernaut and Lifestealer? Lifestealer okay lang, pero night. Juggernaut? Inano ko lang kasi yung parang mas kaya talaga i-punish si Centaur dun sana eh. Sa top, goods din naman yung Juggernaut. Alam naman natin may ikot siya. Pero tingin ko lang kasi mas mapapunish lang talaga yung Centaur bag. Centaur or, I mean, Stark or Ursa yung kukunin dito ng Boom. Pero, speaking of Boom, kinuha nila dito yung Ember. Ember Spirit,
isa sa mga malilikot na hero, as what you're saying kanina, pwede pumasok sa backlines para patayin yung isang lion, and let's see kung tama ka nga sa prediction mo na Slark or Ursa ang ipipiki. Naisip ko kasi kapag Ursa, pwede lang siyang ma-stun eh. So, yung aggression niya parang baliwala lang din. Kasi may stun siya ng lion, may stun siya ng Ursa, ng Centaur. Nandun din yung Hex. Si Slark medyo possible pa kasi meron siyang Dark pang dispel ng mga incoming disables. Pero, we'll see kung yun nga ba yung ipipick ng Boom Esports dito sa kanilang fourth pick. Meanwhile naman, Lilgon, since nakitan, si Ember Spirit kasi isa din yan sa mga hero na pwedeng ma-rotate, pwedeng maging carry, pwedeng maging mid. And for Lilgon, possible position 5. Ang kanilang ipipick, hindi pa sila pwedeng mag-bato ata ng position mid or ano eh. Mid or carry, wala pang offlane kasi, pero tingnan natin. 5 na lang siguro para safety. Pero ito ah, kaya understandable Green din naman. Oh, double finger, pwede. Silence dead, pwede possible na panghuli kay Ember. Mag-ayos din yung bandito ng Boom Esports. Wala na magpapahirap sa lane ng Ember. Binandali Askar at saka Viper. Oh, okay. Abaddon. Saving potential. Spell, pero wala na talagang gagawin yung borrowed time mo. Once natamaan ka ng Ice Blast, siguro habol nila dito is yung pang tulong talaga o pang save sa magiging mga kakampi niya. Ayan, sila Centaur Lion. Impossible carry nila at saka mid. Pwede lang i-apotic shield para yun, pang-dispel din sa stun ng Nyx Assassin. So, if ever lang na mangyari yung sinasabi ko kanina na combo ng Asian Apparition tsaka Nyx Assassin, pwede lang i-apotic shield ni Abaddon yun kung malapit siya. Para may prevent niya yung possible minus 1 agad ng Boom Esports. Pero Phantom Lancer agad. Well, ayun. PL, hindi siya yung typical na counter for the center sa laning phase. But, definitely, isa to sa mga heroes na sobrang hirap hulihan later on since yung heroes ng Lilgon so far doesn't have the capability to clear out illusions. So, sila yung possible din na mag-jug. Itong Lilgon. Open yeah. Pa. Sino pa ba? Hindi ko kasi alam. Ang alam ay ito. Ang alam ko kasi hindi napipick yung Sven dito sa DC eh. Pero is it? Okay, last pick nila yung carry. Kaso ang kulang dito ng Boom Esports is offlane. Pwede nila i-counter dito yung carry na ipipick ng Lilgon. Lilgon ban out the LC. Which is good na pwede mahuli agad kasi si Phantom Lancer pag na-duel. I mean, hindi. Ano sila yung nag-ban. Ano pala sa laban ako? Baliktad pala, baliktad. Kasi kulang yung Boom Esports ng offlane. And LC kasi isa hero na malakas sa laning phase. At yun nga, possible kapag ayun na nga, Sven binan out na din ng Boom Esports dahil nga kailangan nilang i-ban out yung hero na may pangtanggal ng illusions at yung may mga cleave for sure. So, ano pa bang hero position 1 na pwedeng mag-clear out ng ano? Phantom Assassin kasi parang mahirap eh. Makokontrol lang siya ng dalawang support. Tingin ko eh. Siguro Phantom Lancer. Pero Spare pwede pa rin PA ah. Kung gusto mong mag-late game at ano, palakasan. Tingin ko kasi hindi na ito maglu-luna eh. Kung Luna Abaddon, okay lang naman. Pero, again, parang... 10 seconds. Hindi na rin Medusa. Kasi yung Medusa ngayon, literal na pang late game na talaga siya eh. Level 20 nilipat, na kasi. Nilipat na rin. So, hindi na natin makikita yung Yasha lang na Medusa tapos Rekta Aghanims. Ano pa ba mga magandang carry against dito kay Phantom Lancer? Troll? Ay. Ban yung Lifestealer ng Boom? Troll, di rin naman. Jagger na talaga pinaka naisip kong kukunin dito ng ano? Ng Lilgon. Tingnan natin. Juggernaut. Iisip din ako ng carry eh. Di naman, pwedeng gyrocopter. Naga?
Oh, meron Mystic silang expected. oh, meron silang combination with data sleep and Requiem. ultimate ni Shadow Fiend. So they might catch the real PL by that sleep and the Requiem. So tingnan natin guys, Boom Esports naman ano kaya yung magiging last pick nila with the offlane. Kaya pala binan out nila si LC at saka si Axe. Ito yung mga heroes na nakiklear out kagad ng mga illusion si Naga. So Boom Esports, ano nga ba ang kanilang ipipick? Sand King still available? Underworld? Ter, ano? Team versus ano? Oh, so binan pala nung ano yun? Nung Lilagan agad? First base? Tidehunter? Ay, di ba? Bala yung Tidehunter. Sand King option yan. Sand King. At kailangan nila ng panghuli din eh. Wala silang panghuli. May disable din talaga na Underlord. Kulang na kulang yung Sonic Assassin lang sila aasa. Pero ito. Drop! Ano ba? Tingin ko ano? I'll go with Boom eh. Bakit? Tingin ko lang sa FBC kaya niya dito ang pahirapan kahit paano si Naga Siren na okay magang jungle. Abang yung top, kailangan na, kilala ko sa kasi si Dreamusel na consistent carry player eh. Hindi siya parang sa mga game na nakas ko dati nung huli ko siya nakita, parang hindi naman siya lagi ganun napapahirapan kahit sobrang counter ng hero niya sa lane. May tiwala naman ako dito kay Dreamusel. Tsaka hindi ka kasi pwede mag-overextend dito for sa offlane ah, sa Lilgan. Kasi once na mamali ka ng pasok at mahuli ka ng Asian operation, yun na yun eh. Lalong-lalo na sila yun. Sobrang lambot pa naman ng hero na yan. Yep. So, tingin ko naman, ganun din ako. For heroes naman, I think, Lilgan, maganda yung set of heroes nila with the Shadow Fiend and Naga Siren combination. Kung mapu-pull off nila, nila yan, that would be better for them. Pero for me kasi, Boom Esports is a much better team than Lilgan. So, pero wala pala si ano, no? Mikoto. Ato, stand into si Gracia. Tsaka ano rin kasi, parang para sa akin na kulang pa yung pang-clear nila sa ano, sa illusion ni PL, ni Pepper. Ah, yeah. Pero kasi, ang maganda dito, deadly naman yung combination nila, Mike, dahil nga yung Requiem at saka yung sleep ng isang Naga Siren. Kapag na-pull off nila yan, maganda talaga ang kakalabasan ng team fight nila. Pero pag hindi naman, it's time for PL na ubusin yung heroes ng Lilgan. Kasi, kita mo naman, sobrang mana dependent ng mga heroes ng Lilgan. Without those mana, walang gagawin itong mga heroes na to. Pero, pakilala muna natin siguro dito, yung ating mga players sa team. For the side of Boom Esports, mga Sir Dreamusel ang gagamit ng Phantom Lancer. Gracia mus, Gracia sa kanyang Ember. FBC Underlord, Keskit sa kanyang Asian Operation and Hyde sa kanyang Nyx Assassin. For the side of Lilgan, Ace 12 for Abaddon, Hishgi with the Lion, X123, Naga Siren, Marvel with the Centaur, and Sancti with the Shadow Fiend. So, dapat makabawi yung Lilgan dito dahil so far, wala pa silang natatalo dito. Wala pa silang panalo at aparati silang natatalo with the 0-2. Pero meron naman silang tie up against SMG, but again, hindi enough yun. Hindi pa rin sapat. Para dito. Pero may pag-asa pa naman sila. Well, nasa second day pa lang naman tayo ng BTS. Oo, tsaka dito naman is yung paglalabanan naman with this group stage is the placing onto the playoffs. Bracket of playoffs. Yes. So yung bottom four teams is mapupunta sa lower bracket and then yung top 4 teams naman natin ay mapupunta sa top upper bracket. So mas maganda kasi mapunta ka sa upper bracket kasi mas secured mo yung I mean 2 times kang pwedeng kunwari nagkamali ka na meron pang lower bracket instead na kasi kapag lower bracket ka bawal ka na talaga magkamali or matalo kasi laglag ka kagad. May chance pa kayo. Kapag upper bracket ka may chance ka pa kasi. Pero yun na nga guys, yan, please don't forget to share the live stream at meron tayong quick
pause muna at shout out sa lahat ng nanonood sa Kuya Nick's page. At Mike, excited ka na ba sa Civil War draft mamaya? Hindi ako excited dahil i-stress ako. As a captain, bakit naman? Ano kasi, isang pro player na pick eh. Yun na yun eh, sayang. Bakit naman wala naman tapon sa pro player ah? I mean yung schedule lang kasi pwede magkatalo-talo eh. Like baka mamaya di makalaro si ganito. Ha? Ayun din. Ah, tignan na lang natin mamaya eh. Hindi pa naman kasi sure kung sino kukunin ng mga ibang teams eh. Doon din ako nai-stress eh. Yes, tingin ko mas mahirap mamili ngayon kesa before eh. Before, kasi naka-class kasi dati, so alam mo na parang, uy, eto, kukunin ko to, eto. Pero ngayon kasi wala na eh. Parang random siya na pipiliin mo kung sino ba talaga. Though, may prospect naman na tayo kung sino talaga yung mga mapa-first pick. Pero again, makikita, dito makikita kung ano eh. Kung ano yung plano ng mga teams. Kasi malalakas na kasi yung mga co-captain ngayon. Oh, diba? May mga pro players na, or dating pros. Sila Juice. Oh, Juice, BYB. Sino pa ba yung, sino bang, si Kimo. Si Kimo yung akin, si Kimo. Yun. Coach ng X ngayon. So, kahit hindi ka makakuha ng mga malalakas, mayroon namang mga dating pro players at pro players to guide them. Pwede gamitan ng experience. Yes, tama ka dyan. Pero Lilgon still, hindi pa rin bumabalik pa rin. Yung kanilang center. Yan, waitings lang po. Teka, ay hindi pala ako ano. Direct pag nanonood ba ako sa Dota TV, same lang dito, sabay lang? Hindi. Ay hindi, sayang. Titignan ko sana kung sino nauna naglapag ng word dun eh. Sa may jungle banda. Para mano kung sino makakapag-deward. Easy 100 din yun. Magandang start din yun sa makakakuha na support. Pwede niya agad matulungan yung kanyang kasama na hero sa rin. Bumuli ng mga consumables, wards, syempre. Pero tignan natin, hindi sayang, sobrang ano. Next week pa naman makakita ko ng Mikoto dots ngayon. Minsan na nga lang ulit mapunta sa sea, wala pa si Mikoto. Yappy. Pero meron din pala tayong BTS Pro Series no sa Amerika. And tingin ko naman halos lahat ng kasama dito or kasali dito sa BTS Pro Series is hindi nakapasok sa major. So it's fine and okay lang na nagkaroon tayo ng tournament after the qualifiers for the next major. Kasi para hindi din natin ma-miss yung ating mga pro teams. Like for example, Neon, mga Neon fanboys dyan. Oo, tapos, Trust, Gaming, MG Trust, ayan. And others, ayan. Boom Esports, Southbuilt, SMG, and Omega. Yes, sir. Minutes, and Gwin ready na raw. Inurasan na sila dito noon eh. Nung tour na, pero, height, tignan ko. Matagal din ako dinakita ng mga rotation dito o playstyle sa C natin. Pero Hishgi, Stone Connects on Remo Cell, Firestorm binato na. Pero tingnan natin Bolt Touch. Achilling Touch. Oo, 5v5 kagad, suntukan kagad mga kaibigan. Pero tingnan natin Hishgi, tamang right click lang on hide. Pero mukhang gusto nilang magsapakan here on the forest of pero, esports. Pero tamang back na daw. Tama na. Okay logi, na yun. Logi yung boom doon. Gusto ko yung naging call doon na mag-out. Kasi mas maraming may bibitaw na damage at disable itong Lilgon. Andiyan yung SF, yung la, yung for the magic damage ah. For the disable naman, merong Lion, merong Centaur. Tapos, pwede pa sila gangsterin dito ng Abaddon na nakapote shit ka. Nice call. Para sa side ng boom. Kesa naman may hirapan pa sila. Lalo na yung mid dito siguro kailangan nating i-watch. Kasi possible ma-outplay dito si Kuya Mograsha ng isang SM. Lalo na risk pa naman yan. Yuppie. So tingnan natin dito SF versus Ember Spirit Mike. What do you think? Well, paano kasi kung sabihin natin ano, syempre mas lamang SM. Andyan yung advantage niya as a range tapos may race din siya.
ang maganda parang tatlo yung Lee niya, pwedeng mag-stack yun pag sinalo lahat ng Ember at pwedeng niya mapatay. Although may flame guard naman dito si Ember, pero tingin ko wag na, kung gusto niyang mapanalo yung lane, mag-safe na, mag-run na lang siya safe play, like clear na lang siya ng creeps tapos jungle. May flame guard naman siya para madali siya maka-clear ng jungle area, pero uy, nag-searing chain siya dito, so balak niya talabanan yung SF. So, ang ginagawa niya dito on middle lane is that he knows na probably kapag nag-flame guard siya, matik mamawala kagad yan. Just one or two shadow raises. So, ang gagawin niya is gonna be the battle type Ember Spirit na mag-spam lang ng Sleight of Fist to be able to harass yung isang SF on middle lane. Kasi SF naman sobrang lambot lang niya eh. So, Sleight of Fist ka lang ng Sleight of Fist yan and bawasan ng bawasan at make SF flow on HP para matakot siya mag-lane up against Ember. Yun yata yung plano dito ng isang Ember Spirit. But so far, Ember Spirit, without the flame guard, medyo vulnerable siya. Mahihirapan siyang lumapit kay SF kasi probably pwede siya paulanan ng Shadow Raises. Ayun niya yung sinasabi ko kanina na pwede siyang ma-outplay ng SF if ever na mangyari nga yung sinasabi mo kanina. Kaya kailangan niya pa rin talaga wag masyadong umasim. Unless may rotation dito coming from hype. Pwede nila i-go yung SF. Like what you said, sobrang lambot lang din naman yan. Tsaka wala naman din siyang escape mechanism. Mm-hmm. Tsaka kung tulungan man siya ng Lion dito sa mid, pwede rin naman i-dodge ni Ember yung stand dito ni Lion with the Slight of Fist. Yes, pero so far, Sanctity is looking really good here. Thanks, guys. Sa middle lane and tingnan natin kung itutuloy ba ni Gracia yung kanyang Sleight of Fist Searing Chain, pero mas tingin ko mas mabor nga ako sa ni flame guard pa rin na build ng isang Ember Spirit kasi at least kapag meron kang flame guard mas mabilis kang makapag-farm kasi kapag naka Sleight of Fist Searing Chain ka, mahirapan kang mag-clear out ng creep waves kagad eh. Sanctity, hindi na pinapalapit si Gracia, oh. Ah, saan lang siya sa mga ganyan. Tapos, may possible pa na, ayun, kakakita lang natin. Hindi niya malasit yung creeps. Well, siguro, tutulungan siya mamaya ni Heidi pag nakakuha na ng enough levels dito si Nyx, di ba? Tapos, patay nila ng patay yung SF. Yeah, possible. Pwede nilang gawin yun. Or maybe if, Ember Spirit ay nakakuha ng magandang rune pero Hishi with the hex on Kezcute pero hindi naman nila itutuloy dahil Marvel is low on HP na din. Yung top wala naman siguro masyadong makakapatayat. Hindi ko naman nakikita ng kill potential yung top natin magkasama Underlord tsaka Nyx Assassin. Kahit siguro si Abba din medyo matagal mapatay. He's able to TP out. So far, Marvel, kailangan niya mag-ingat on the bottom lane because pwede i-take advantage siya ng Boom Esports that Lion is not around on the bottom lane. So, sayang. Pumatagot sa mabay yung SF pala, secure ang group. Sayang yung pagkara, pero mid, ayun na. Yun lang. Wala na rin mana dito si Gracia para i-go pa ulit si Sun City pero may parating yung bote niya. Ay, malayo pa naman yung malayo pa naman yung courier. Mm-mm. So hide, kukunin niya na yung water rune dito para hindi na makuha ng isa pang SF. Hindi rin kasi pwedeng contest ni Gracia yan. Yep. Maganda naman ginagawa ng Nyx Assassin controlling the water rune kasi isa yan sa mga nagre-refill ng mga ng consumables yan, ng bote ni Sanctity. And for Sanctity naman, I think is looking pretty good. Alam niya yung naging build ni Gracia. So, yung tanging kill potential ng isang Ember Spirit on this middle lane is kung magkoconnect yung kanya Searing Chain plus the rotation from the Nyx Assassin. So, ito na. Pero oops, nandito din si Apparition. Sanctity, nandito naman si Abaddon to help out Sanctity. So parang nag-rotate yung dalawang supports ng Boom Esports. Dahil kailangan nila tulungan si Gracia kasi nahihirapan na talaga si Gracia dito sa middle lane. So opportunity yan dito para sa offlane ng Lilgan, which is si Center tsaka sa Lion, na harasin lang ng harasin dito si Dreamcell. Possible, patayin din nila pero mahirap papatayin si Dreamcell ngayon hanggat wala pang finger dito yung isang Lion. Pero sa top natin,
farman lang yung mangyayari dito sa top Underlord tsaka Naga Siren. Mhm. Yun, bumalik na agad si Keskit. Alam niya wala na siyang gagawin sa mid at baka malichan lang nila ng XP yung isang Ember. Lalo pa siya malugi rin. Pero root, EV. Sayang. Siguro mga haste or double damage. Possible na ma-solo kill niya dito yung isang SF. Ganda rin ginagawa ni Hyde. Hindi niya inayang makuha dito yung kanilang bounty rune. Ah, dalawa rin sana, no? Para kay Ace. Pero ito ah, Boom Esports, meron silang couple of stacks. Maybe si Underlord lang yung kaya so far kumuha ng stacks na yun eh. Kasi Ember Spirit, wala naman siyang Flame Guard. And Marvel naman tamang backdoor na lang with the Vanguard and the Bracer. So I don't think kayang patayin ng Boom Esports yan. Unless merong isa pang hero na gumank dito sa bottom lane. And Abaddon... wala, nagpapalevel lang at binabantayan lang yung SF sa mid. Nangungulit lang talaga. Pero nag-sire natin ah, nagpa-farm na dito siya sa may jungle area nila. Balak niya na yata na ipapush yung top. Kasi yun yung ginagawa dito ni FBC sa may top eh. Mm-hmm. Pinupush niya na and Heidi. At kukot na siya dito. Simula na. Nag-jungle na kasi. Mm-hmm. Yung isang Naga Siren. Kailangan nila lang siguro dito ng vision ni FBC para makita nila yung progress at movement din dito ng isang Naga Siren. Pero mid natin, nag-thread sagat dito si SF and going for the Yule Scepter. Top. Yo, tingnan natin. So far, there's no first blood yet at 7 minutes. Sobrang passive ng gameplay natin, guys. So, both of the teams ay tamang nagpapa-level lang. Hide naman yung mga rotations niya. Well, meron naman napakinabangan kahit paano nakakuha siya ng boundary rune, water rune para hindi ma-refill yung bottles na isang SF. Though, yung attempt nila on SF on middle lane is hindi naman nagkabunga, but again, at least napaprevent nila si SF na bulihin yung isang Ember Spirit sa lane. Natulungan niya yung ano, yung Ember dun sa mid. Pero FBC ang ginawa nila dito, so dito nag-switch lane sila. Well, okay lang naman kasi like what you said earlier, si Naga Siren nga dito is nagpa-farm na sa jungle. So Phantom Lancer pwedeng-pwede na siya mag-gain dun sa mid top, pero may double damage ni si Gracia. Nice, Siri Chains. Oo, pero napakasakit ng Sleight of Peace. One more, pero Fire Remnant gagamitin na. And Gracia, the Ember Spirit, ang makakakuha ng First Blood na yan. And guys, speaking of First Blood, PNXBet, gamitin ang aming code LuponWXC. At kung meron kayong mga katanungan, mag-PM lang po sa Kuya Nick's page. At of course, bet responsibly po, mga best. Sisinong player or caster pag natalo sa bet. Pero let's go back into our game, mga sir. 9 minutes. Finally, may first blood na nga tayo. Pero less than 1k network lead dito sa may side ng Lilgun. Siguro possible dito na maganap ng kill yung Lilgun if mag level 6 na dito si Lion. Magkaroon na siya ng finger of death. Pwede naman sila kumuha agad ng isang hero dito sa side ng boom. Malambot lang naman yung dalawang support dito ng boom, lalo na pag sila pa yung nakita. For the side naman ng boom, si Nyx Assassin yung iniintay lang nila dito. Yung Vendetta talaga. Kaso, ang possible namang papatay nila agad, pwede si SF. Mm-hmm. SF, Lion, marami silang pwedeng patayin with the Nyx Assassin na merong Vendetta. At saka, yung magiging build kasi ng isang Ember Spirit is yung battle type eh. Pero tingnan natin dito, Ace to well, meron mo siyang Apotic na dito natin yung Ember Spirit with the Sleight of Feast. Pero I do think Limusel can definitely kill Ace 12 on the top lane. He's just level 4 Ember Speed naman. Okay, tamang deny lang by Sanctity. Slayer with Searing Chain. Magkoconnect. So, tamang harassment lang. And tingin ko magkocorrosion pa tong Ember eh. Para palong-palong talaga. Mm-mm. Yung Sleight of Feast niya. Mm-hmm. Pero, ito naman. Pwede. Oo, mas masakit niyan. Tsaka may plus health din na binibigay din naman yon. Mas kukunat din siya kahit paano. Pero pwede na siya magma-L para may pang-clear din sila dito ng illusions ni Naga Siren.
para may damage din naman yun coming from the javelin. Oh, Nishiki! Okay. Na, nandun kasi yung Ember Spirit, pero tingnan natin. Dark Rift on top lane. Oh no, si Marvel dito na force at mag-gumamit ng kanyang Stampede. But again, the controls is there coming from Boom Esports. So with a bit of malice and searing chain of Ember. Napakabilis ng movement nila. And another Ice Blast on the middle lane. FBZ all around the map from bottom lane to top lane and onto the middle lane. Grabe nga naman yun. Ganda ng ginagawa nila dito. Tapos may nakukuha pa silang heroes. Tapos nung kill nila doon sa may baba, sa may top naman, which is the center, nakuha rin nila. And buti, wala nang mana rin si Ember Spirit sa may mid nung nag-TP siya. Kaya hindi na nila denied yung isang SF. Sobrang ano, pwede nila gawin ng paulit-ulit yan si Underlord. Wala pa namang papatay kay Underlord as of now eh. Mm-hmm. Sobrang kunat na hero niyan, pero Sun City, masyado siyang lumalalim yung mga gantong galawan niya. Lalo na wala pa silang vision doon sa may top triangle o sa may triangle camp ng Boom Esports. Yuppie. Patay na naman si Ace. Patay na naman si Ace. Isa sa akin nag-earn. Okay. Yuppie. Pwede niya pang bezel para dito sa center din. Okay, pero tingnan natin dito. Mukhang mamamatay yata yung Nyx Assassin. Ooh, that carapace dodging out the finger of death. And dito na pero na-hex etong si Ember Spirit. Sapat nga ba yung damage sila? Pero he's able to go out with that fire remnant. And Nyx Assassin with the dodge. Grabe nga yun. Well played para dito sa, ano, sa Nyx Assassin. Na-dodge niya pa yung Finger of Death doon. Ang maganda, nakuha pa nila isang Lion. Mm-hmm. And... buti na lang ano, naka-out ng safety rin yung isang Ember. Kung hindi, hindi magandang trade yun for Boom Esports. That yata, pininger niya na habang naka-ano pa eh. Naka-hex pa. Naka-stun. Well, siguro... Ay, ako. Ay, sabi na ako. Oops, Raba. Sumabog with that Requiem. So that is the first score on the board for the side of Lil Gun. Pero Boom Esports nga natin, FBZ with a bit of malice and the Ice Blast magko-connecta nga ba? Hindi naman ata. So and so far medyo mabagal pa rin naman mag-push yung Boom Esports dahil hindi naman talaga pang early yung kanilang hero. Pero again, pwede silang mag-push as long as nakakakuha sila ng kill. Tahan eh. Pwede rin makapag-defend agad dito yung SF kasi medyo vulnerable talaga yung SF. Dark Rift out! Medyo makunat si FBZ. Kinancel niya nga lang and I think that's a bait. Pero Marvel is being controlled at the moment. Pero wala pa namang access. I'm not mistaken, may defusal na dito yung isang ano, isang Phantom Lancer. So pwede siya mag-connect sa may mid. Ayun, meron na nga. Mm-hmm. Pwede siya dito sa may mag-connect sa may mid. Lalo na may TV pa siya dyan. Pag nagkaroon ng clash. Kasi all ano talaga eh. Kailangan na talaga depensahan ng Lil Gun dito yung kanilang mid tower. Kasi pag nakuha pa dito ng boom yan, eh most likely pipressure na talaga sila dito ng boom. Every time na may mabibigay silang spell sa mag cooldown dito, yung ayun, Apa Blast and patay dito si Naga sa Iron. Yep, good information given by the Nyx Assassin. So, yan lang. Kasi si Naga Siren, almost all the time, nakahiwalay yan sa kanyang mga kasama. Just casually farming all around the map using his illusions. And for sure, yun lang yung gagawin ni Nyx Assassin from time to time with this Nyx Vendetta. Tapos, plus one na lang din for... backup ng Ember Spirit. So, kaya nilang patayin yung isang Naga Siren. Kasi sobrang lambot pa naman nito ngayon. Kasi wala pa naman siyang item eh. Wala pa namang heart. Pero si Carapace? Good lang. Naku, patay si Marvel dito. Pero okay, good stun. Pero Searing Chain, magko-connect. Pero kaya mga ba nilang mapatay si Marvel. Nandito si Abaddon with the Apotic Shield and Hide. Medyo sumobra. Finger of Death this time. Magko-connect na. Pero si Sanctity ang makakakuha ng kill. Sayang hindi nag-connect yung ano, Apa Blast doon. Kung nag-connect yung Apa Blast doon, mapapatay nila yung center eh. Sayang naman, pero still that's good for the side of Lil Gun and madidepensahan pa nila dito yung kanila middle tower. Kasi kung napatay doon sa may center sa may mid,
pupush na lang gumisports yung mid tower eh. Pero SF nag-go siya ng Shadow Blade, so SF heater ata yung gagawin niya rito. Physical type. Kailangan nila extra damage. Pero hi, nakita niya si Hishigi. And Lion might fall down, mga kaibigan ni Ace. Trying to save his teammate. Kaso nga lang, nakarapin siya. And Stampede ginamit na just to get out from there. Pero yun na nga, nakontrol pa. Dito, Ace mamamatay. Sanctity trying to ultimate. Kaso wala ka nang kasama dyan, kaibigan. Sanctity, he'll just go out. And Searing Chain ko, connect on the Centaur. Centaur might fall. Pero, uy, tingnan mo naman, no? Walang ginagawa si Gracia dito. Pero, yun na nga. Stun, magkoconnect, ha? Pero medyo makunat ito si Marvel. Mamamatay naman yung apparition at the back. Pero 3-for-1 yung naging trade dish. Ginabuhay na. Meron pa tayong stun. Pero, Gracia tatamaan. A Requiem of Souls. Plus, kaso nga lang may mechanism dito si FBZ to help out his teammate, and Sanctity pinagpapalo na ng illusions ng isang Phantom Lancer at nagkagulo-gulo na at hindi pa tapos. Hishigi na buhay, namatay ulit. And Boom Esports, I don't know for Lil Gun ha, kasi it seems like they don't have a target. Sobrang ano rin, random din nila. Hindi nila alam kung sino yung titry nila, tsaka sobrang ano rin eh, parang ang pangat na rin ng pinag-teamfight nila. Although nasa jungle area ng Lil Gun yung clash, kaso may vision kasi rin yung Boom eh. Kita mo kanina nag-attempt dito si SF na mag-requiem. Kaso nung nakita niyang si Hyde, pinalo lang sentry, bigla siyang napout. Kasi alam niya naman sobrang vulnerable niya nga, and Shadow Blade lang yung pantakas niya rito. Ayun. Sobrang power nun for the side of Boom. Si Asian Operation lang yung namatay sa kanila. AFP. Pero still ah, kung makikita mo, Mike, it's still like 1k gold lead pa rin for Boom Esports lang. Parang 13-3 yung score, pero 1k pa rin yung gold lead. Hindi pa rin naiiwan sa farming yung Lil Gun. So I think it's a pretty good thing na kahit lugi sila sa kill, hindi nalalayo yung farming. Buhay pa rin kasi yung ano, yung mga towers ng Lil Gun dito eh. Kaya hindi pa rin sila nauubusan ng resources. Pero, Oops, Ice Blast! The 3 points! And figure of that, ginamit na on to Hyde. Pero tingnan natin na kukontrol ng Carapace at ang Pito Planis, yung dalawang supports ng Lil Gun. Pero Song, ginamit na. But there is no SF, no follow-up. Sayang, nagkumpul-kumpulan sana yung Boom Esports. Kaso, there's no damage at all. Siguro dapat hindi na nila pinansin yung nagsasasin doon. Kasi parang wala na siyang mana eh, kung di ako nagkakamali eh. Pwedeng tulungan nila nila dito yung isang center na ginugo eh. Kaso, wala. Parang may pit of malice din kasi hindi sila madaan. Kahit siguro, kahit nga siguro punta sila yung mag-go doon, wala pa rin. Mahold pa rin sila ng pit of malice. Yep. Tapos ano tawag dito? Wala na, magugutong Boom, walang song, walang pipigil sa kanila ngayon. Ay ano, pa-force lang nila tong Lil Gun na mag-react. So Boom dito, as long as may nakukuha silang trade for the side of Lil Gun, okay na okay lang sa kanila yun. Pero kailangan na nila sigurong patayin by now yung isang naga, umahanap. Kasi ayun nga, katulad na sinabi mo kanina, kahit sobrang layo ng gap ng kills, bigla. Pero tingnan natin ha. Hide naman dito. Another Carapace and the stun connecting on center. Marvel mamamatay mga kaibigan. Pero guess cute na bigyan din. So 1-for-1 yung naging trade for a moment. Pero Ace 12 will fall. And also again Sanctity with that combination. Si Hide na naman yung makukuha. Ang makukuha siya parate yung suke ng ganun. Pero shield. Wala. Alak ka. Anong ginagawa mo dyan? Ayun na siya. Wala lang. Gusto niya lang mag-deward. Ba't mo pa tira na-deward yun? Kitang-kita na yung tatlong heroes ng ano? Tatlong core heroes ng Boom Esports. Sure dead na siya dun. Siguro ano, parang nasa isip niya kahit subukan yung tumakbo, wala na talaga. Kaya sinubukan niya na lang i-deward dito yung ward ng Boom. Loss of Burstone. Good thing naman dito yung naga nakakapag-farm pa din. So, siguro mamaya, lately, pag nakita natin sumama yung naga, eh possible mag-iba yung kwento sa teamfight natin.
Kailangan talaga nila mabigyan ng proper space si Naga Siren eh. Kasi si Naga Siren, ito yung hero na sobrang antagal mag-online. At matagal pa tong makakasama kasi Diffusal Blade lang yung kanyang item so far. He's going for Shadow Blade as well as SM. Pareho silang may SB. So, ang gusto lang nila, i-commit yung mga ultimate sila and okay. Let's try and kill those heroes. Oh, pero with this double damage na nakuha ng Green Musel eh, makakuha sila agad ng Aegis Advantage. Plus, naku! Oh, good! Strong, no, aggressive. Na Ice Blast at na Carapace. Masyado siya na gusto niya. Yes. Tsaka tingin ko ngayon, parang bannable pa rin talaga yung isang Nyx Assassin eh. Oh. Every time na nagkakasako, may Nyx Assassin. Sobrang annoying. Sobrang annoying niya. No? Ay no, yung mga ganyan. Tapos yung Spike Carapace niya talaga eh. Lalo na pag sobrang dami niya pang AoE. Tapos magugulat na lang kayo, may stun kayo out of nowhere with a Spike Carapace. Magugulo pa yung re team ng clash niyo. O ng team fight niyo. Yep, hindi ka kasi makakapag-pick ng mga int heroes eh. Kapag may Nyx Assassin kasi yung Carapace nga sobrang laking kulong. Pero Ace 12 na, huli na, Diffusal, meron naman siyang ultimate right there. Pero hide again with a disable. Ace 12 wala siyang magagawa doon. Pero tingnan natin na FBZ medyo makunat. And 3 points, sinamahan yung dalawa ng Ice Blast mga kaibigan. And FBZ is still alive, X123 with his sleep. And he doesn't have the TP to go out. 4 seconds? Oo, dyan lang muna. Pero I don't think alam yan ng Boom Esports kasi as expected, nag-TP out na siya. Buti may TP rin na available yung isang SF dun. And makakaligtas naman dito yung dalawang core ng Lilgun. Pero for Boom, this is an opportunity para makapag-push o makakuha ng objective sa side ng Lilgun kasi wala silang Requiem and at the same time wala silang Song of Naga. Song of the Siren. Yan. Boss na to. Pwede nila ituloy ito hanggang tier 2 bottom tower. Mm-hmm. Tapos pataras na rin pala dito yung isang isang Phantom Lancer. Ang mahirap pa dito, hindi pa natin nakikita yung combo. Napanghuli talaga sa Phantom Lancer yung Song tapos Requiem. Mm-hmm. Tapos medyo mahihirapan pa sila kasi nga pa Heart of Terestesia. So probably kahit ma execute nila na maayos yung combination na yun, mabubuhay pa rin yung isang PL because of that Heart of Taras. Nandun na yung kanyang HP at kaya niya matank out yung incoming damage of that combination, plus FBZ is there with all the sustains and utilities na pwede nilang gamitan para iligtas yung PL. Saka yung yung grab out yung pangalis niya dito, kanyang ulti. Pero si si Ember na patay dito sa may mid ni Naga Siren. Tinamahan siguro siya ng net and naubusan ng mana. Kaya wala na nagawa yung Ember natin. Pero yun din, yung combo rin kasi na yun, hindi magagawa talaga ng Lilgun hanggat hindi sila nag-aggressive eh. And speaking of aggressive, sobrang hirap mo mag-aggressive dito for the side of Lilgun. Kasi once na gawin mo yung combo rin, all in talaga yun eh. Ayun na yung wala ng alisan eh. Parang kailangan pag ginawa nyo yung combo nyo na yun, mapapatay nyo dapat agad yung PL or yung Ember. Yep. Pero so far, nabigyan naman nila si Ember, so it's okay. At least na ilan yung aggression ng Boom Esports na mag-push on the bottom lane. Ayos, got it secured by X123, so pretty good. At least he's pretty tanky so far. Si Phantom Lancer, tingin mo mag-aaro na siya? Yung Aghanim Shard, tapos Octa rin na Phantom Lancer. May taras ko siya eh, and ayun nakakilang kanya dito yung aggression. Pwede naman. Kasi wala akong pang-clear out talaga masyado ng illusions yung Lilgun. So, later on, magiging problema nila sa PL if it's completed already yung Octarine and Shard. Kahit yan yung matira, parang mahirapan pa rin silang patay si Dream Musel eh. Like, kunyari, maubos dito yung apat na heroes ng Boom, tapos si Dream Musel lang natira. Pwede pa rin mag-buy time si Dream Musel na makahabol yung campi niya eh. Mag-spawn ulit. Mm-hmm. Pero, yun, meron ng Aghanim Shard dito yung PL. And Underlord naman, going for Aghanim Shard din. Hindi na rin yung depensa itong
si Marvel. Oh no, si Marvel buti lang meron siyang 4 stop just to get out from the range of Primo Cell. Kasi kapag wala siyang 4 stop, probably he is dead by now and he's just level 14. Wait, ayun, depends on nila 5. Kala ko pupush. May Aegis pa kasi. Okay. Tutuloy niya pa rin siguro yung ano, Shadowblade o naka-Q lang dito kay Naga Siren. Tingin mo ba Mike ano yung possible comeback on this game? Para sa side ng Lil Gun. Hindi na siguro. Anong hindi na? Parang ano hindi nga na makakabak? Lil Gun? Oo. Kailangan sila ng ano eh. Isa talagang smooth na execution ng skills eh. Tingin mo ba possible kaya pa rin nila ma-burst ng PL? Pero sobrang hirap lang i-execute. Ayun yung ibig sabihin ko. Kailangan talaga nila mahuli yung PL na ganyan yung mag-isa yung walang illusion talaga na nakalabas. Pero there's gonna be a wraparound play. By Lil Gun. And the doppelganger now, Marvel dito pumasok. Kaso, the sleep, that's the real PL. Where is the real PL though? At ayun na nga, hindi nila nakita. At Ice Blast, magkoconnect na sa tatlo. Pero tingnan natin, Requiem Soulside dito, nakaka-carapace. And yung Naga Siren na uli mga kaibigan, X1 to Team Wilpon. Sa TT, merong BKB, pero wala siyang mana. Tumatakbo, Lion mamamatay as well as si A12 at mukhang GG tatawag na rin. So, pero meron pa namang buyback yung apat ng heroes ng Lil Gun. Kaso, wala na silang may babato eh. Wala na silang mababato. Ang problema pa sa SF, wala din siyang souls. Nalito sila. Ayun yung sinasabi ko sa'yo, kailangan talaga nilang mahuli yung PL na walang kasamang illusion. Uy, may naiwan. Ah, hindi. Si Marvel lang naman ang nandyan eh. So, hindi mapapatay yung isang Asian operation if ever. Diba, kay Gino, nalito sila kung sino dun sa tatlo yung tatlong PL. Oh, no. No, 4 stop in pa nga. On to death. 4 stop of death. Ang nangyari kay Marvel. And GGE tinawag na and Boom Esports will take game number 1. Pretty one-sided game though hindi naman ganun kalaki yung net worth lead but again hindi man lang nanalo sa isang team fight yung Lil Gun. Wala eh nalito sila sa tunay eh. Yung ayun na sana yun eh kung hindi agad ano siguro kaya kasi nangyari yun na gano eh. Naglagay kasi ng sentry ward si Abaddon dun sa may ano nila, sa may jungle o triangle camp nila. Kaya nakita agad dito ng Boom Esports na, ah okay, nasa likod yung Lil Gun dito. And for the side of Lil Gun, wala rin kasi nagpapakita rin sa high ground na nagde-depende. Kaya Boom Esports, with that play na nakita nila nasa likod yung ano, Lil Gun, nakapag-ready agad sila. PL, nakapag-doppelganger agad. Kaya nalito rin dito yung Lil Gun doon sa may tatlong illusion kung sino ba talaga yung uunahin nila. Tsaka yung naging pesto din ng Boom eh, ginamit nila yung 3 lines. Nagsipasok sila sa puno agad, like si Ember, para hindi sila makahuli din nung Requiem combo. Pero yun na nga guys, that is our game number 1. Lil Gun, makakabawi pa nga ba sila sa game number 2? Yun yung tanong. Or magpapatuloy na yung kanilang losing streak on this tournament. And we are your casters once again. This is KJ. And this is Sir Mike. So, magbabalik kami for the second game. See you, mga sir. Oh, tangin na ako. Ano yung pinagsasabi ko? A tool to teach. Okay na, Mudge. What's up mga sir? I'm Chola Hey at gusto nyo bang mapabilang sa Fanatics kagaya ni Kuya Nick at ni Alo? Alam nyo na ang gagawin nyo. Just visit PhoenixBet. It's a legit betting site. Pwede kang magbet ng Dota 2, CSGO, at NBA. At gamitin mo lang ang aming code na LupuanWXE. At laging-laging yung tatandaan na hashtag bet responsibly.